Good morning! Welcome po sa short video presentation about Unified Product and Services. So marami po nagtatanong po sa amin ano po ba itong UPS or Unified Product and Services. So ginawa po namin itong short video presentation para po malaman ng mga kababayan natin ano itong mga services at paano po makakatulong sa atin sa pang-araw-araw, either part-time or full-time as businesses. Okay? So, ano po ba itong UPS or Unified Product and Services? Una po, ito po yung nag-start since November 11, 2011. So, almost 7 years na po. And ang may-ari po ng company ay si Mr. Emmanuel Manny Pascual, CPA by profession, dati pong public accountant ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Now, ang services po ng company ay tinatawag po namin e-cash or electronic cash, na kung saan meron ka pong pwede ka pong magkaroon ng mga services, all-in-one franchise. Nandito po ang bills payment, remittance, ticketing, travel and tour, universal loading, at insurance and online shop. Okay? So, bigyan ko lang po ng konting emphasize ano po ba itong mga services at gano'ng ba kaganda itong mga business na to. Okay? So, bigyan ko lang po ng konting info. Now, kung papasukin niyo po ang bills payment, napakagandang business po ito. Bakit? Kapag alam ng kapitbahay mo na meron kang bills payment services, definitely po, pupunta po na sila sa'yo. Okay? Kasi iwas pila, very convenient, at hindi na nagastos ng pamasahe. Okay? At the same time, hindi po pwedeng hindi magbayad ang isang bahay. Okay? Siyempre, yung iba nga ginagawa ng paraan, umutang ng pera para makabayad ng kanilang mga bills, wag lang maputulan ng kuryente, especially ng tubig. At the same time, hindi lang naman tubig ang kuryente ang bills. Meron din yung mga postpaid telecom like sa Smart or Globe or mga plans sa telecommunication nila. So, kailangan bayaran din yan. Cables or internet, which is very important sa panahon ngayon. Remittance. So, ang mga OFW lang naman natin or ang Pilipinas lang naman ang kalat sa buong mundo. At the same time, nagpapadala ang ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. So, it's a good business. Kaya nga po ang tawag ng government po natin or ng gobyerno sa ating mga OFW ay mga bagong bayani. Kung mapapansin nyo rin, dati wala namang mga smart money, GCash, wala namang Cebuana. Ang LBC dati namang courier lang yan, pero bakit remittance na rin? Karamihan sa mga pawn shop natin like pawn Express Palawan, M. Dulier, karamihan din sa mga yan, mga pawn shop lang, pero bakit remittance na rin ngayon? Okay? It's because napakaganda po ng remittance business. Ticketing. Ang Pilipinas lang naman po ngayon ay na number one as tourist spot. Okay? Sa buong mundo. Dahil po yan sa Boracay, El Nido, Coron, Cebu. Dagdag pa yung mga foreign countries na yung mga business nila or company minamigrate na po dito sa Pilipinas. So, it's a good business as for ticketing. Siyempre, kasama na rin dyan yung traveling tour. Okay? And universal loading. Ang Pilipinas lang naman po ang number one testing capital sa buong mundo. Bukod pa na karamihan sa atin, hindi lang naman isang SIM. Okay? Yung iba, dalawa yung SIM. May Sun, may Smart, or may Globe. Okay? So, it's very good business. Sabi nga, wag na munang magmerienda, may pang-reply lang. Okay? O may pang-load lang. Insurance. So, kung yung mga kotse nga, appliances, may insurance, what more sa tao? Okay? And online shop. So, usong-uso yung ngayon yan, kung mapapansin nyo sa Facebook, ang dami nagbebenta through online ng mga apparel like watches, sapatos, bag. So, it's a very good business. Ang maganda po dito sa UPS, lahat po ng mga services na yan, pinagsama-sama all-in-one services. Na kung saan, kahit gamit lang po yung computer, through web operation or desktop application, pwede mo na pong magamit itong mga services. Ganun na po ang UPS ngayon. Ganun na po ka-convenient. Kung wala naman po kayong computer, which is madalas, dala-dala nyo yung phone nyo or smartphone, pwede mo na rin magamit itong mga services na to. Ganun po ka-powerful po yung ating services. Now, konting information lang po about sa mga services para mas ma-appreciate nyo.
kasi baka maaaring maitanong po ninyo na or sabihin ninyo na meron naman mga common services, bakit pa ako mag-UPS? Okay? So, maliban po sa additional income ito, now, ano ba ang advantage or edge ng having UPS instead dun sa mga common services po na meron na? Okay? Kasi maaaring, matanong nyo nga sa amin, bakit pa ako mag-UPS? Meron namang mga services na nito, di ba? So, aside sa makakatulong to as additional income ninyo, bigyan ko lang po ng konting information about sa mga services. Okay? Like for example, remittance. Kung ikaw po ay magpa-franchise ng, like for example, Western Union or Smart Money, GCash, usually company to company lang. Like Smart Money, sa Smart Money ka lang magpapadala din. Okay? Sa GCash lang din. Ang maganda po sa UPS, lahat po na itong mga remittance company na to, pwede mo pong padalhan at pwede ka rin padalhan. Okay? But kung iisipin nyo po, each of this company ang laki po ng franchise. Pero ang nagawa po ng UPS, affiliate po tayo dito sa mga big industry. Okay? Dagdag nyo pa po, or dagdag pa po natin yung Western Union, na within this 2018, magkakaroon na rin po ang UPS. So it's very convenient kasi international din po ang Western Union. Okay? Sa bills payment, so yes, it's a very good business na magkaroon din kayo ng sariling bills payment services kasi maliban or having UPS, hindi lang naman yung mga common bills ang pwedeng magbayad sa inyo. Okay, kahit po yung mga telecommunication like plan, postpaid phone for Globe, Smart, PLDT, pwede na rin po magbayad sa inyo. Even mga tuition fee, government, insurance, NSO, SSS, pwede na rin po magbayad sa inyo ng kanilang mga bills para makuha nila yon. Okay? So, napakalawak po when it comes sa bills payment, having UPS. Okay? Ticketing. So, one thing na nagustuhan ko dito sa ticketing services ng UPS, very convenient. Parang, ganito lang po yan, mag-search ka lang on a specific date kung kailan mo gusto umalis and kung saan destination. Once na-click mo po yung search, automatic po lahat ng airlines, 305 airlines around the globe, titingnan niya on that location, on that specific time. Okay? From lowest to highest price, papakita niyo po sa'yo. Okay? So, very, very good and convenient business. Now, pagdating naman po sa loading, okay? Actually, ang tawag po namin dito, universal loading. Kasi, una, hindi ka na po bibili ng additional phone, Sun, Globe, Smart, or additional SIM. Kung ano po yung gamit mong phone, yan na rin po yung magagamit mong services. Okay? Added income po dito ay yung mga game card, like sa mga computer shop, Level Up, Mold, Arena, pwede mo rin pong loadan. Okay? And gamit lang po ang apps ng UPS. So again po, ang apps po ng UPS, libre po ito. Pwede nyo pong ma-search sa Google Play Store. Type nyo po Unified Product and Services and pwede nyo pong ma-download for free. Okay? Now, isa po sa mga or ito po yung mga dahilan, ano yung mga advantages having UPS at gaano kaganda yung business. Okay? So, ano yung mga advantages? Number one, common services po tayo. Okay? Hindi po tayo nagbebenta ng mga products. Okay? At since common services po tayo, kapag nakita nila ito sa wall mo or sa bahay ninyo, having this flyers or tarpaulin, customer na po ang lalapit po sa inyo. Ganun po kadali ang business natin. Dagdag ko lang, so since hindi tayo nagbebenta ng products, wala tayong product na na-expire. Okay? Wala tayong masasayang na produkto o masisira. Okay? Imagine nyo na lang po, para kang may savings sa banks, instead na nagsisave ka sa bank, yung funds mo, nilalagay mo sa UPS, yun yung ginagamit mo to transact those services. Ganun po ka-convenient. Number two, track history and receipt. Okay? Sa isang negosyo po, mahalaga na mayroong receipt. Definitely, kinahanap ng mga customer natin yan. So, dito sa UPS, meron na rin po tayo nun. Okay? Like for example, sa ticketing, once na-complete nyo at na-submit nyo po yung ticket,
automatic po mag-generate ng ticket for your customer. So, either i-print nyo or isend nyo sa email nila. Okay? Kung ikaw naman yung super busy na negosyante at mayroon kang sariling tao sa isang e-cash pay center mo, pwede mo rin pong matrack yung business mo. Okay? Login ka lang sa phone mo kahit nasaan ka using data or at least Wi-Fi, pwede mo na rin makita yung mga transaction and services na nangyayari sa branch mo or outlet mo. Okay? Ganun po siya kaganda. Number 3, low capital and expenses. So, maaaring kanina naisipin nyo itong mga services na to ang mamahal kaya ng franchise nyo. Okay? Like, bayad center, almost 1,000,000 na ngayon. Travel and tour, added pa yung ticketing, mga 100,000 pataas, 2,500,000. Remittance, like Western Union, I think 1,000,000 or 500,000 bukod pa dun sa cash ban na dapat meron ka sa bank na hindi mo dapat gagalawin. Okay? So kung tutuusin kung pag pinagsama-sama mo itong mga services na to, siguro mga more or less mura na yung 2,000,000. Tama? Pero dito po, sa UPS, very low capital lang po. You'll be surprised kung magkano lang yun. Okay? And since pwede yung smartphone, definitely po, low expenses lang po ang operating nyo. Halos wala nga po eh. Kasi bakit? So, sa smartphone lang, kina-charge mo rin naman yan. Diba? So, halos neglectable po pagdating sa expenses. Number 4, pinakagusto ko rin dito, 24/7 operation po tayo. Okay? Unlike sa other services, ang open ng services nila, 9 to 10 a.m. ng umaga, tapos ang close 6 or 7 p.m. So, medyo alanganin sa isang nagtatrabaho, 7 a.m. to 5 p.m., dagdag pa yung traffic or biyahe. Okay? So, ito, 24/7 operation po tayo. Ganun po kaganda yung services natin. And lastly, okay, last but not the least, ang pinaka nagustuhan ko rin dito, ang company po may sariling 24/7 customer and technical support para masuportahan po yung negosyo ninyo. So, pwede ka pong tumawag sa kanila in case na may tanong kayo or in case na meron kayong further question regarding sa mga services, pwede rin po kayong tumawag sa kanila to seek their assistance. And this is for free. Okay? Free po ang pagtawag po sa customer and technical support po natin para mas matulungan kayo sa business na to, sa mga baguhan, to mapalago po yung business ninyo. Okay? Alright, so ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano kumikita sa mga services ng UPS. Okay, unahin ko na po yung bills payment. So, paano po tayo kikita dyan? So, pwede kayong maganap ng corporation or organization like co-op, TODA, okay? Or mga church organization or company, okay? Pwede nyo pong lapitan yan na magbayad na lang sa inyo ng bills. Like for example, meron kayong 100 employee or organization. Sinabi nyo na 10 pesos na lang ang charge. Okay? Ng bills nila. So, that's 10,000. Siyempre, ang bills po, hindi lang naman like kuryente. So, ang average po ng isang bahay or household ay tubig, kuryente. Yung pangatlo, either cable yan, telephone or postpaid plan, and other. Okay? Internet, okay? Cable. So, average of 3. Okay? So, multiply by 3. So, around 30,000 pwede mo pong kitain. Kung ikaw naman na may store, like tindahan, okay, wala kang mga corporation, like for example, 30 bills na lang po yung natatanggap mo per day, okay, ang services mo po or convenience fee mo po ay 10 pesos, meron kang 300 pesos. Multiply mo by 30 days, that's 9,000. Okay? Malaking tulong na po yan. Pambayad na ng bills ninyo, pang grocery, pang budget sa family ninyo, it's a good business. Okay? Bukod pa dun sa convenient fee mo. So, pwede ka pong mag-adjust. Yung mga kakilala po namin dito, yung iba, nagde-depend sila sa pamasahe ng kanilang mga client. Like, for example, minimum pair po ay 8 pesos. So, kung balikan po yan, 16 pesos. Yung iba, 20 pesos yung convenient fee. Bakit? Kasi iwas pila ka na. Hindi ka na babiyahe, hindi ka na mauubusan ng, nakatipid ka sa oras, okay? Ganun po kaganda yung business po natin. Number 2,
remittance. Okay? So, nabanggit ko po kanina, ang maganda po sa atin sa remittance, pwede ka po magpadala sa kahit sa mga common remittance like may customer ka, saan ba malapit yung papadalan, sa Cebuana ba? Sige, meron tayo yan. Yung customer ba niya malapit sa Smart Money? Sige, meron tayo yan. Gcash, meron tayo yan. Basta yun yun, soon, magkakaroon din tayo yan. So, mas marami kang market agad. Okay? Now, I'm not sure kung aware kayo, karamihan po sa mga known remittance company, the more na lumalaki po yung pinapadala mong money or services, yung perang pinapadala mo, mas lumalaki yung service fee or service charge. Okay? Dito po, UPS to UPS company, pro piso to 50,000 pesos na pinapadala mo, fix po tayo, ang service charge lang po ay 25 pesos. Okay? Very competitive. So, talagang mas maganda ang having e-cash pagdating po sa remittance. Now, paano po ba kumikita tayo dyan? Again, through convenient po tayo. Added pa dito, international din ang company. So, yung ibang mga kababayan nating OFW na nahihirapan magpadala sa Pilipinas, okay, ginagamit nila itong services na to sa lugar or sa other country na pinagtatrabaho nila. Like for example, meron kaming kababayan sa Dubai na kung saan meron siyang kaibigan, for example, 1,000 OFW, ang charge na lang niya ay 100 pesos regardless kung magkano yung amount o di kaya kung saan papadala. So, more or less, meron siyang 10,000. And, siyempre, kinsenas katapusan nagpapadala times 2. So, pwede po siyang kumita 20,000 pesos. Napakalaking tulong na po niyan. Ano po? Kung sa isang store naman or isang pwesto, ginagawa mong business remittance mo, 30 na lang yung nagpapadala sa'yo or nag-receive, okay? 20 pesos yung charge mo, okay? So, meron kang 600 multiply by 30 days or 1 month, that's 18,000. Again, para ka na po nagtatrabaho niyan sa isang corporate world. 18,000, nasa bahay ka lang, hindi ka na mamasahe doing this business. So, yan po yung remittance services. Okay, now for ticketing services naman po, paano po kumikita having UPS services? Okay, so meron pong dalawang paraan para kumita po sa ticketing. One is domestic or local, na kung saan pwede po tayong mag-markup from 300 to 500 or depende po sa inyo. Dito naman sa international, pwede po tayong mag-markup from 750 to 1,000 pesos. Now, for example, halimbawa, domestic, may nagtanong sa inyo magkano ang Manila to Boracay, ang markup ninyo ay 500, syempre babalik pa yan, di ba? So, times 2, talong kang 1,000. Okay? Syempre, kung Boracay yan, hindi lang naman mag-isa po yan. Usually, 3, 5 pataas. Okay? So, for example, 5 sila. So, kumita ka po 5,000 pesos in just 30 minutes. Okay? Depende po kung gaano mo kabilis na gawa yung ticket. So, ganun po kaganda po yung services po natin. For international, limbawa po, ginagawa nyo po yung services natin, very convenient. For example, sa isa loob ng isang buwan, ang markup mo po sa international 1,000, 10 na lang po yung nagpabook sa'yo having for international. So, meron ka po 10,000 pesos. Times 2, kung balikan, meron ka po 20,000 pesos. Very good business. Okay? Now, syempre, maliban sa ticketing, meron din po tayong travel and tour. Dagdag ko lang po additional information. Ang GPRS, Global Pinoy Travel and Tour, at UPS, isa lang po mag-ayari. So, having ticketing services, direkta po tayo, pwede mag-inquire sa Global Pinoy Travel and Tour. Okay, na kung saan ibibigay nila sa atin yung information regarding sa mga promo, travel, na kung saan pwede po tayong kumita. Okay, like for example, 3 days, 2 nights, and 2 nights sa Coron. Okay, so for example lang, markup nyo po ninyo, okay, markup po ninyo is 500. So, 500 times 3, 3 days, 2 nights, so meron ka pong 1,500. Kung halimbawa, 5 naman sila, okay,
So, meron ka pong 12,500 okay, na income. Ganun po kaganda yung travel and tour. Okay? And soon po, for now, ang services po natin regarding sa mga travel and tour, domestic, pero soon po, mas rarami po yung mga travel and tour package po natin even outside the country. Like, trip to Disneyland, Singapore, New Zealand, okay, and other countries na popular pagdating po sa mga tourist or travel and tour package. Okay? Alright, you know, for loading, ito po yung paraan paano po kumita sa universal loading ng UPS. Nga po pala, bakit ko po nasabing universal loading? Kasi dito po, di ka na po kailangan ng phone or additional SIM. Apps po siya na pwede mo ma-download na kung saan pwede ka na mag-load sa Sun, Smart, okay, sa Globe. So, dito po sa Globe, kasama na rin yung TM at game card. Okay? So, yun po yung maganda sa atin. And international. Pwede rin po tayo, or even mga kababayan natin, pwede mag-load sa Singapore, Hong Kong, UAE, Dubai, Qatar. Ganun po kaganda yung business natin. So, pwede pong mag-loading business sila sa mga bansang to, okay? Or dito po sa Pilipinas. Now, paano po ba kumikita dito sa universal loading? So, meron po dalawang paraan para kumita. Number one, pwede po tayong kumita as dealer. So, at first, nung bago po ako dito sa UPS, kala ko retailer lang. Yung ikaw lang yung nag-load sa mga customer mo. Pero dealer din po pala tayo. Ang maganda po dito, kumikita rin tayo as dealer, 2%. So, kung ikaw po yung walang store, pero marami kang kakilala na gusto mag-load in business, pwede po ikaw yung tagabigay or as dealer sa kanila. Okay? Paano po ba kumikita dito? Okay. Nabigyan po kayo ng example. Halimbawa, maghanap po kayo ng 30 retailer. Okay? Ang average po ng isang tindahan pag nag-load in business is 1,000 pesos per day. Okay? Sa amin po, may sariling karin kaming loading station sa tindahan namin. So, roughly, nagre-range po kami from 1,500 to 2,000. So, gawin nilang po natin as 1,000. Okay? So, kung meron kang 30 retailer at 1,000 nag-load per day, so, meron ka pong niloload na total of 30,000 pesos. Now, kunin po natin yung 2%. That's 600 pesos. Meaning, kumikita ka po 600 pesos per day. Okay? Ganun po siya kadali. Para ka na po nagtatrabaho nito, mas mataas po sa minimum wage dito sa Maynila. Kunin po natin yung per month, okay, since araw-araw yan. So, kumikita ka po 18,000 pesos. Imagine, yung pera mo, like for example, na nakasave lang sa bank, lagay mo po sa ikas as your dealer, or I mean, as intended for dealer, nanganganak po ng 18,000 pesos. Daig mo po yung nagpa-5-6 or nagpapautak ng 30,000 pesos. Okay? Ganun po siya kaganda. The more, the merrier. Okay? Now, what if as retailer? So, pwede rin po yun. Okay? So, again, by experience po namin, sa tindahan po namin, nagre-range po ang income namin. Kasama na yung iba, may add 2 pesos, bukod pa dun sa system. Okay? So, nagre-range po ang tindahan namin from 200 to 400 load income. So, kunin ko yung average as 300. So, multiply ko na lang by 30 days. Okay? Or per month. So, additional income, 9,000 pesos po. Okay? And yung iba naman namin, kung halimbawa gusto nyo, paano wala akong retailer or gusto kong maging dealer. Kaya lang, wala akong time. So, pwede ko pong maghanap ng mga tao na gustong additional income or agent. Okay? Like for example, ito, pwede nyo pong gawin ito. Hanap ka po ng agent. Sabihin mo po, merong 1,000 pesos activation. Okay? Hanap sila ng mga tindahan na gusto mag-loading business. Okay? For 1,000 activation. Dagdag ko lang po, ang maganda pa sa atin sa UPS, yung 1,000 pesos, for example po, 1,000 pesos load wallet mo,
pwede mo pong i-load yon sa Sun Globe Smart. Unlike po sa mga non-loading business ngayon, lo-loadan mo si Sun, si Smart, si Globe. Paano kung umalakas lang sa'yo yung Globe? So, natutulog yung pera mo sa Sun or sa Smart. Okay, hindi mo na ma-maximize yung puhunan mo. Dito po, kung magkano yung load or credit mo, lahat, pwede mo pong loadan, even game card. Okay? Now, for example, hanap ka ng agent, okay, na magtatrabaho sa'yo, ang offer mo sa kanya, sige, hanap ka, turuan mo siyang mag-activate. For 1,000 activation fee, meron lang 500 pesos free load wallet yung customer mo. Okay? So, saan mapupunta yung 500 pesos? Okay? So, pwede mong sabihin, since agent naman kita, okay, sa'yo na mapupunta yung 400, sa akin na lang yung 100 pesos. So, kung makasampo yung agent mo, meron siyang 4,000 pesos na income. Ikaw, meron kang 1,000 pesos income. Okay? So, ang maganda naman kasi dito, yung agent mo, biruin mo, 10 lang yung inactivate niya, kumita siya ng 4,000. Parang, kumbaga sa isang regular employee, halos isang linggo na niya to, di ba? Kung ikaw naman, doon 1,000 lang yung kinita mo, okay lang yan. Kasi, yung mga customer na nag-take ng loading business, sa'yo na lagi kukuha yun. Okay? So, kumikita ka na as dealer. Okay? As 2%. So, it's a good business. Alright? Now, for insurance services po, paano po tayo kumikita po dito? So, ito yung na-appreciate ko po sa UPS kasi imagine hindi naman biro magbenta ng insurance kasi dapat agent ka, broker ka, or license ka. So, having UPS, pwede ka na rin po mag-issue ng insurance. Okay? Ang pinakamaganda pa dito, ang mura lang po ng insurance ng UPS. Sa other, kung bibili ka po ng insurance, like for example, yung 1,000 or 100,000 accident insurance or accident personal insurance, pwede nyo po itong, usually ang benta nila dito, mga 400 pataas. Okay? Sa UPS po, actually, mabibili nyo po sila sa halagang 100 pesos lang. So, price is 75, service fees 25. So, pwede nyo pong ibenta ang insurance, okay, from 300 to 500. Now, yung iba namin mga kasama, actually, ganito yung ginagawa nila. Naghahanap sila ng 10 agents, okay? Sinasabi nila na magbenta ka na lang ng 10 insurance or quota, okay? So, halimbawa, yung isang agent po, nagbenta po ng 10 insurance, okay? So, 300 yung binenta niya. So, meron ka dyang 200 or meron kayong 200. So, hati kayo. Ting 100 kayo. So, sa 10 mabenta niya, meron siyang 1,000 pesos. Ikaw naman, for you, okay, 1,000 pesos, 10 yung agent mo. Times 10, meron kang 10,000 pesos. Okay? Either per day or kahit pa nga per month mo yan eh. Diba? Wala ka namang ginagawa. Kumita ka, 10,000 pesos. Okay? Ganun po, kaganda ang insurance. Alright. So, tapos na po tayo about paano tayo kumita sa mga services like for bills, payment, remittance, ticketing, travel and tour, universal loading, insurance, online shop, at mga darating pa mga services sa UPS. Okay? Now, malamang naisip nyo itong magkano ba itong franchise. Okay, gamit lang yung phone, meron na ako mga ganitong services which is very convenient and very powerful. Okay, kung bibigyan ko po kayo ng idea kung maghahanap po kayo ng, or magtatanong po kayo sa mga like, for example, sa BILLSPAYMENT, Bayad Santa, more or less, kaya dapat meron kang 1 million. Okay, bukod pa dun sa cash ban na dapat meron kang sa bank account mo. And katulad din sa remittance, million, ticketing, siguro mga 100,000, travel and tour, universal loading, gagastos ka ng additional phone or SIM, insurance, okay? Online shop, so hindi rin po biro mag-manage po niya. Okay? So, maganda po sa UPS, kung tatanungin niyo po regarding magkano ba itong franchise fee natin, okay?
franchise. So, ang ating home base package po, okay? Home base package po natin, ito po ay only 14,998. Okay? Hindi po kayo nagkakamali. Sa halagang 14,998 po, meron na po kayo nitong mga services na to. Okay? Na kung saan, ito po, no monthly and no yearly renewal. So, hindi nyo na po kailangan mag-isip pa or mag-worry pa about sa monthly and yearly renewal. So, it's a one-time investment po na kung saan meron ka na pong mga online in-demand services. Yung mga kakilala po namin mga OFW, karamihan po sa kanila nag-aabay na ng business while especially dahil mura pa yung franchise fee. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng example. Kung alam nyo po yung Master Siomay, dati po mga 15 to 18,000 pesos lang po ang franchise fee niyan noon. Ngayon, kung aware po kayo, yan po ay nagkakahalaga mga 300 to almost half a million pesos yung franchise. Isang food cart pa lang po yun. Yung Mang Inasal, dati po 100,000 lang po ang franchise fee niyan. Ngayon po, almost or 1 million na po ang franchise fee po niyan. So, ang maganda po dito sa atin, mura pa po yung franchise fee. Okay, kaya po karamihan sa ating mga OFW nag-aabay na para pagdating nila sa Pilipinas, meron na rin silang business. At on the same time, napaka-competitive po ng mga services po natin katulad po na nabanggit ko po kanina. Okay? So, again po, maraming salamat po sa inyo. Kung may tanong po kayo, pwede nyo pong itanong sa taong nag-share po ng video presentations na to. Okay? O di kaya, pwede nyo rin po kaming kontakin sa contact and information sa description below ng video po nito. So again po, maraming salamat po at sana po nakatulong po itong video presentations para mas maunawaan po na ninyo kung ano po itong mga services at ano po ang Unified Product and Services. Maraming salamat po. To God be the glory.